Malapit na naman ang Lazada 11.11 sale at maraming nagko-comment sa videos ko para reviewin yung My Benben, My Book S431. Kaya ngayong araw na to, re-reviewin nga natin yung laptop para makapag-decide kayo kung para sa inyo ba tong laptop na to at kung kailangan nyo bang bilhin ito this 11.11 sale. Bago natin simulan ng video na to, ako nga pala si JC at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, go ahead and click subscribe and click nyo na rin yung bell icon para pag may bago akong upload, mano-notify kayo. Disclaimer lang bago natin simulan yung video na to, hindi sponsored ng My Benben itong video na to. This is my honest review, but they did send the S431 for me to review. And if you're interested in buying anything I mentioned in this video, mag-iiwan ako ng mga affiliate links on the description section down below. If you're not familiar with the My Benben, My Book S431, this is a thin and light laptop that start at around 18,000 pesos. Ang direct competitor ng My Benben S431 ay ang Chewy AirBook at ang Xiaomi Notebook Air 12. Ang kaibahan lang ay ang S431 ay gumagamit ng AMD CPU at ang Chewy at ang Xiaomi na notebook naman ay gumagamit ng Intel Core M3. Gaya ng ibang My Benben laptop, may kasamang mouse, mousepad at keyboard silicone cover ang S431. Kasama din ito out of the box is syempre ang kanyang 40-watt charger. And speaking of charger, hindi ko ginagamit yung charger na kasama ng S431. Pag-usapan natin yan mamaya further in this review. Ang S431 ay merong AMD 3150U na CPU, 8GB na DDR4 dual channel 3200MHz na RAM, meron siyang 14-inch IPS 1080p display, 256GB na SSD yung nasa unit ko, pero yung base model nito is merong 120GB and yung top variant niya naman is merong 480GB na SSD. Ang isa sa pinaka-obvious na mapapansin nyo agad sa S431 is yung design ng kanyang lid. So sa taas meron siyang parang inverted notch na nagsisilbi rin na kanyang lid pag binubuksan mo yung kanyang display. With that said, yes, pwede mo siyang buksan gamit ng isang kamay lamang. Yung materials na gamit sa laptop na to ay combination ng metal at ng plastic. So kung makita nyo, yung deck niya is made out of aluminum. Yung kanyang display panel ay covered ng plastic. Yung back panel niya is also aluminum and yung underside niya naman is plastic ulit. Ang ports ng S431 ay consist ng dalawang USB 3.0, tig-isa sa magkabilang side, micro SD card reader, 3.5 headphone jack, full functional na USB Type-C, HDMI 2.0, tsaka yung kanyang barrel type charger. Earlier in this video, sinabi ko na hindi ko ginagamit yung charger ng S431 out of the box. Hindi dahil sira siya or whatever, but the reason behind that is because ang ginagamit ko for charging this device is yung USB Type-C niya. So ginagamit ko yung charger ng ibang laptop ko para dito, so hindi ko na kailangang isa pang additional na power brick para lang i-charge to. So basically, kung meron kang charger na kaya mag-deliver ng power delivery 2.0 or 3.0, gagana siya. Besides charging, pwede mo rin gamitin yung USB Type-C nito for data transfer. Mas mabilis siya sa USB 3.0 na nandito. So kung gagamitin mo or kung gusto mo mag-transfer ng mas malaking files ng mas mabilis, consider using yung USB Type-C, assuming na supported siya nung ginagamit mong device. And yung peak transfer speed ng USB Type-C niya is 400 megabytes per second. Besides dun sa HDMI 2.0 ng S431, pwede mo rin gamitin yung USB Type-C nito to output a display. Same specs as the HDMI 2.0. So yung limit ng USB Type-C for output display sa unit na to is 4K up to 60Hz. So dahil nga full function yung USB Type-C nito, yung setup ko ng S431 is consist of just one cable to charge this and to use an external display. So I can just plug this in, nag-charge na siya, nag-output na ng display, and combining that with a wireless or Bluetooth mouse and keyboard, meron na akong instant desktop experience using this laptop. Kung interesado kayo sa ganitong setup, let me know in the comment section below. And yung ginamit kong cable para makapag-charge and display at the same time, mag-iiwan din ako ng description or ng link sa description. One of the strongest feature of the My Benben S431 is the keyboard and trackpad. The keyboard has a standard layout, it has decent spacing between keys, and the travel distance when pressing is good. Isa pang magandang feature ng keyboard ng S431 is yung pag-include nila ng backlight sa keyboard.
Meron itong dalawang brightness option, isang malakas, isang mahina, pero pwede mo rin siyang i-turn off completely kung hindi mo siya kailangan gamitin. Kung yung trabaho mo is involving typing a lot of emails, typing a lot of documents, Excel sheets, or if you're a developer which types a lot, I think you're gonna enjoy the typing experience on the MyBenben S431. Like the keyboard, the trackpad is also good. It uses Windows Precision Drivers, meaning it's responsive and accurate. It also uses a glass surface finish, meaning it's very smooth when using. One thing I also like, it is really large, kasi laki siya ng phone ko. This is a K20 Pro, so it's big. One issue that I have found on the trackpad though is that dahil mahaba siya, and yung buttons niya is around in the center, pag pinindot mo yung edge ng trackpad, hindi nagre-register yung click. So yung S431 is meron siyang 1 megapixel na webcam. Located to sa taas, tapos katabi nun, meron din siyang microphone. Ito yung naririnig nyo ngayon. Pagdating sa quality ng video, I think it's significantly better compared dun sa ibang MyBenben laptop na nagamit ko before. With regards to the quality, I think this is enough for most online conference like Zoom, Teams, Skype, and more. Pagdating sa mga budget laptop, ang usually nagsasuffer lagi or mapapansin mong tinitipid is yung speaker. Yung S431 is not an exception to this. So yung speaker ng S431 is walang bass, tunog lata, and hindi ganun kalakas yung volume. One thing's for sure, don't buy the S431 for the speakers. I recommend getting a Bluetooth speaker kung bibili kayo nito. So mag-iiwan ako ng mga recommendations ko din na speaker sa descriptions down below. The display on the S431 is an okay display. Hindi siya ganun kaganda, hindi rin naman siya ganun kapangit. Basically, nasa middle siya. This is a 14-inch IPS 1080p display. Meron siyang decent na brightness para magamit outdoors or in a coffee shop. And in fact, meron akong ilaw ngayon sa harap ko, directly nakatutok sa akin. Tinatamaan yung S431 at kung makikita nyo, wala kayong glare na nakikita. Overall, this is not a bad display but hindi rin siya good display. It's basically an okay display that does the job. The S431 is equipped with an AMD Athlon Gold 3150U. This is the same architecture AMD uses for their Ryzen 3000 series. So this is a dual core with 4 threads. Its base clock is 2.4 GHz and its max boost is 3.3 GHz. Yung 3150U ng AMD is specifically designed for thin and light, just like the S431. So it has lower TDP and produces less heat. Combined with an 8GB of RAM, the S431 is powerful enough to run common office tasks like Office 365 suites, writing emails, coding, and even light photo and video editing. Isa sa pinaka-common na question na nare-receive ko about the S431 is kung pwede ba siya for gaming. So basic answer is no. Technically, kahit ano namang laptop, pwede ka magpatakbo ng games kung mag-i-install ka ng games, mapapatakbo mo talaga siya. Sa S431, I tested Valorant, tinest ko dito yung Valorant, and tumakbo siya, stable siya sa 60fps on low. The problem is, pag nagsimula na yung bakbakan sa Valorant, grabe yung frame drops niya and sobrang nakaka-bother. Ang hirap niyang laruin talaga and ang sakit sa mata. And besides that, yung screen ng S431, yung response time ng screen nito is 14 milliseconds, which is so slow. So grabe talaga siya. It's really painful to use for gaming and the spec itself is not really for gaming. Pagdating naman sa upgradability, kung bubuksan nyo to, madali lang. Unfortunately, ang pwede mo lang i-upgrade sa kanya is yung storage niya, which is an M.2 SATA interface, and hindi siya compatible for NVMe na mga M.2. Pati yung wireless card niya is hindi mo ma-upgrade, naka-solder na rin sa kanya onboard. So basically, storage lang talaga yung pwede mong i-upgrade sa kanya. Pagdating naman sa thermal performance, okay yung performance ng S431. So ang nagpapalamig dito is dalawang heat pipes at isang blower. I tested this running 100% yung CPU niya and ang peak temperature niya is 86 degrees Celsius. That might sound high but comparing this to other thin and light that I've used before, yung iba is umaabot ng 90 to 100 degrees Celsius and it's really hot.
Ang isa pang gusto ko is, even while using this on a high load, hindi mo mararamdaman yung init sa keyboard at sa deck. That's actually really good. So inside the S431, you'll see a 37 watt hours of battery. I expected that to last around 4 hours plus dahil una, low TDP lang naman yung CPU niya. But on our standardized testing, unfortunately, yung battery life ng S431 is only around 3 hours, 39 minutes, and 49 seconds. Fortunately, merong workaround sa short battery life ng S431 at yan ay ang paggamit ng power bank na merong power delivery feature. So, like I said earlier, yung USB Type-C nito is pwedeng gamitin for charging. So, you can use that to extend the battery life of the S431. So, in conclusion, the S431 is a good laptop if you use this for what it's intended for. Comparing this to its direct competitor, the Chewy AeroBook or the Xiaomi Notebook Air 12, this one is significantly cheaper and delivers almost the same if not even more performance compared to those. And compared to the Notebook Air 12 from Xiaomi, this one has double the RAM as well. The S431 is a great laptop if your work involves a lot of typing, email, writing documents, excels, or even coding. That's it for this video. That's my review of the My Ben Ben MyBook S431. If you have any questions, leave them down in the comment section below. If you like this video, go ahead and click like. If you haven't already, please consider subscribing to my channel. And that's it for this video. See you guys on the next one. Peace!